Naku, wala na sila dito. Nasaan na sila? Nasaan na sila? Wala na. Wala na. Ayan. So, lumipat na daw sila. Oo. Dito, sila natin. Ayan. Ayan sila, oh. Maragragsakan ko na ni Gurnok. Hello, ate. Magandang hapon. Pasok na kami. Pasok na kami, ha? Hi. Nanganak ka na? Opo, sir. Oh, bakit dalawa? Ang talaga sa tiyan. Kambal! Pero po, rawas malaki ito isa. Opo, ma'am. Oh, ito. Ah. Kambal yung anak. Parehas bang lalaki yan? Babae, lalaki, ma'am. Ah. Uy, galing. Ito yung ano? Babae? Ito yung pong lalaki, sir. Lalaki, ito siya yung babae. Hi. Hello. Ito si ano? Si Marian. Kamusta ka na, Marian? At parang pumayat ka. Oo, oh, pumayat si Marian, ano? Siyempre, wala pang, ma'am, siya ang nag- Ay, siya ang nag-aalaga. Pag wala si mister mo? Wala pa yung kasama ko. Kaya saan yung isang anak mo, yung lalaki? Kumuha sir ng Ararawan. Nasa bukid? Opo, sir. Okay. Ayan. So, ito, meron kaming ano, meron kaming daladalang mga pagkain para sa inyo, ha? Ito, Maria, meron kaming dalang Jollibee, oh. Ito, oh, pakita mo, ayan, oh. Meron kaming Jollibee. Ayan. So, kakain ka, ha? E, paano yan? May alaga kang bata. Oo. Sino magkakarga dito? Mga pagkain para sa inyo, ha? Ito, Maria, meron kaming dalang Jollibee, oh. Ito, oh, pakita mo, ayan, oh. Meron kaming Jollibee. Ayan. So, kakain ka, ha? E, paano yan? May alaga kang bata. Oo. Sino magkakarga dito? Dito na lang. Hindi, pwede naman, ano? Oh, sige. Sige, tara, kain ka. Ano, Marian, ha? Kalain mo na dalawa, eh. Hello. Oh, ilang months na to? Ilang months na sila? Maglilima. Maglilima na? Opo, sir. Wow, ito rin, oh. Hello! Hi! Ganyan. So, bali, bakit wala na kayo doon sa, ano, sa tinitira nyo doon? Kasi po, paano po, sir, kung mga anak po ako, paano po umuulan, baka mabasa kami, kaya nakitira lang po kami dito, sir. Okay. Oo nga, eh, maliliit pa yung anak mo. Opo, sir. Tapos, giba-giba na doon. Opo, sir. So, nakitira kayo dito? Sa kayo natutulog dito? Doon po sa kwarto. Dito? Opo, sir. Turo mo nga sa akin. Ah, dito. Pansamantala kayong tumitira dito. Opo, paano kayo nagkakasya dito? Pag ganun po, sir, oh. Pa-straight yung higa. Para magkasya lang. Napakaliit ng space niya dito. Opo nga, sir. Sila, yung sila dito sa baba. So, marami kayong pamilya dito? Opo, sir, marami. Sige, sige. So, ito ko pala, anak mo pala to. Opo, sir. Sino to? Si, ano? Ivan. Si Ivan. Hello, Ivan. Ayan. Kaya pala tuwan to pag pala nakita na kami. Oh, sige, ano yun na, set nyo na. Ta, ano, para makakain na sila. Ayan, ano, meron kaming dala-dala, ha? Wow, tuwan-tuwa si Ivan, no? Gusto mo ng fried chicken, Ivan? Ha? Ay, yung isa, no? Lalaki. Isang lalaki. Sigurado matutuwa yun. Oh, sharap! Tignan mo yung babae. Yung babae, wow! Oh. Tingin, oh. Si Marian, pumayat si Marian, ano? Kasi sir, kung wala pong yung asawa ko, siya ang nalaga. So, ano ang trabaho mo ngayon? Wala, sir. Wala rin, lalo nang nawalan kasi dalawa. Dalawa. Dalawa yung ano? Nagpapagatas pa ko, sir. Okay. Ay, nahihirapan din.
Kaya ang katuwang mo talaga sa pag-aalaga, si Marian. Opo, sir. Eh, di bali, lima na ang anak mo. Lima na sila, sir. Lima na? Kasi kambal. Oo. Ito, kambal ang anak mo. Ito yung sila nagagatas sa akin, nag-bibili. Dalawa? Opo. Oo. Salita. Nako. Ayan, may mga pagkain kaming dala-dala, ha? Ayan. Okay, tapos may chicken dito. Ayan. Okay. Tapos may chicken dito. Ayan, oh, Ivan. Ayan, bigyan mo na chicken si Ivan, no? Oh. Ito, may rice po. May rice dito. Ayan, si Ivan. Tuwan-tuwa si Ivan. Ang kuha ka na, Ivan. Ayan, bigyan mo na ako, Brad. Ayan. Tatalaga makaramahan. Ay, na makaka, ano, tikim ng Jollibee. Masipag naman ni Maren. Paano si Maren ang nagyan? Oo, yan. Kung wala si Maren. Yan, ito may kanin, ha? May hirapan ka talaga. Ito din natin, ha? Anak, oh. Si Maren natin ang nagyan. Ilang taon na si Maren? No, 9 years old. Tapos marunong na siya mag-alaga ng mga kapatid niya. Ito para dun sa isang kapatid, anak ni ate, wala dito. O, sige, kain na kayo. Kain na. Tapos bigay mo rin itong mga, ano, mga cheese, ano. Ay, ito gusto mo? Ayan, papay. Ate-ate na kayo. Tapos, o. Ayan, ang dami niya, no. Meron yung gusto niya. Ito yung ano. Ito pa, Maria. Ayan, tapos yung rice, bigay mo na rin. Gusto nila mag-rice. Sige, kain lang kayo, ha? Enjoy, ha? Enjoy. Ayan, may chicken dyan, o. Oh. Sige. Ayan, ito yung gravy, sausawan. Ayan natin napan. Ito mo yan? Ayan, kain mo na. Magam na. Ay, panahan mo, ah. Ayan, napagatang dita niya. Wow! Wow, may hot dog pa, saka cheese. Ayan na ikaw, ano yung awam mo? Sida ka na. Bakit? Lahat eh. Inaano ko sa kanya. Kasi syempre hindi ako sa makabit-bit. Baka man daing sa sarayang. Ah, kumbaga inaasa mo na sa kanya yung ano, ibang responsibilidad. Opo, sir. Kay Marian. Kaya pumahit si Marian pa. Bait naman ni Marian. Marian, eh paano ka nakakapaglaro niyan? Eh, ikaw na nag-aalaga ng kapatid mo. Okay lang po. Okay lang, kahit di ka na makapaglaro? Opo. Gusto mo ba ng laruan, Marian? Opo. Anong gusto mong laruan? Yung pang Barbie. Barbie? Opo. Sige, para kahit paano eh. Kapag tulog si ano mo, si ading mo eh, makapaglaro-laro ka naman, ano? Alam mo, comrade, hawakan mo muna yung ano, para makakain ng maayos si Marian. Yan, sige. Hawakan mo muna yung baby, para makakain ng maayos si Marian. Yan. Yan, sige. Ayan, oh, comrade. Alam mo naman siguro mag-alaga, no? Oo, mainit kasi dito, sige. Bukod sa ano, laruan, ano pa yung gusto mo, Marian? Babay! Ah, okay.
bait mo naman. Talaga inaalala mo talaga si Ading mo, ha? Sige. Laro ka ni Ading mo. Tapos barbing dalawa. Ah, sige, sige. Ayan lang? Wala ka ng ano, kailangan pa? Ano pa kailangan mo dyan? Ay, ano po? Ganito, ma'am. Pwede po. 6.30 ganito muna. Isa pang ganito, ma'am. So, dalawang malaki? Opo, sir. Para okay matagal. Oo, sige. Walang problema. Kung ayun naman ang talagang kailangan mo, eh. So, okay na. Ano itong okay, binili mo? Dalawa? Dalawang ganito po. Okay. Sige, dalawang ganyang malaki. Okay, saka to. So, okay na? Opo. Ah, sige. Patotal na, ate. Okay. Ito pang ganyan, ano? Sige. Okay. So, okay na. Let's go. Let's go. Lika na. Sige, ito. Para to kay ano? Wala pang isa. Wala pang isa. Oh, pili ka pa ng isa. Kasi ito kay Marian. Bilhin mo to kay Marian. Okay. Ayan. Sige, parehan na dun sa dalawa. Baka mag-ingitan sila. Ayan. Sige. So, dalawang Barbie kay Marian, ano? Okay, sir. Okay. At saka ito po. Ah, wipes. Gusto mo rin ng wipes, ha? Pang ano sa bata. Oh, sige, sige. Okay lang. So, magkano lahat, sir? Yan, bili mo ng magandang tsinela si Marian, ha? Anong ganito kayo, 32? Sir? Meron, ma'am. Para sa'yo, ma'am, bili ka natin ito. 32. Yan, bili mo ng magandang tsinela si Marian. Anong size? Makanan. Ano, sir, anong tatatlo? Tatatlong taon, ma'am. Opo. Ito po yung gusto ng anak ko, kasi nang po wala akong maibili kasi mahirap din po ang buhay namin. Mayroon po akong dalawang anak. At saka po, marami po akong gagastusin po. So ayun na, nabili mo na yung gusto niya. Opo, sir. Pero ano yun? Pink na pink yung kinuha mo, okay lang? Opo. Oh, sige, sige. Yan. 500 lang kami nito. 500? Oo. Okay. Ayan, sige, mamili ka niyan. Kasi ayan, pinaka-importante rin yan. Ayan, bawang. Ano pa kailangan mo? Kamatis. Kamatis. Yeah. Bagoong. Baka gusto mo ng bagoong. Oo, oh, yung nasa bote. Yung nakabote tayo. Yung malaki. Oh. Kasi ayun, pwede yung ulam. Kahit wala kayong ulam. Kaya nga siya. Ayan, gusto mo yan? O sige, kunin mo na rin. Ano, wala na? Hindi nga po, ma'am, na, yung magic sarap. Magic sarap? Anim. Ah, dito ka na, ano? Sige, diyan ako kumuha. Total, nandito na rin naman tayo. Okay, sir. Sige. Ayan. Ang isang treko? 180 din. Isang treko. Dalawin mo na. Dalawa. Bakit isa? Ayan, dalawin mo na. Sige. Itlog. Ay, hindi nang importante. Opo, kasi pang matagalan din yan. Ha? Opo, sir. Ayan. Sayang. Masayang. Sobra. Bakit? Dahil meron pong biyaya na binigay sa amin ng Lord. Mm-hmm. Mamaya ako sasabihin kung kanino nang galing itong ano, ha? Opo, ginagastos natin. Ha? Opo, sir. Para sa'yo. Okay. Sige, sige. Ampot. Ampot. Ang hirin ng mga bata pagkain.
Mas ano siya? Medyo Dos na lang 'to. Para calamari 'yan. Sige, sa mga anak mo. Ayun. Ano pa? Sige, pumili ka lang. Steak o na? Chocolate. Ayan, so ang dami mong ano, groceries. Baka meron ka pang gustong kunin, kunin mo na. Thank you. Sige, kumuha ka lang. Ayan, dinabas na ni Kuya yung mga pinabili niya. So ito na yung mga napamili mo lahat, ano? Ayan. Ito pa. So okay na. Ang kailangan mo na lang is bigas. O sige, bibili pa tayo ng bigas mo, ha? Nagpapasalamat po sa nagbigay po ng tulong sa amin. Salamat talaga. Okay. Pati na po. Welcome. Sige. Mark said, quote, "In 2015, this was the one and only channel that shows poverty and how we give help to poor Filipinos. I've been doing this type of program since 2006, using my own money in my pockets. I never had an intention to film and upload what I do on the internet until 2015. My perspective, why tell anyone about the help that you give? Why broadcast the help that you do to others? If you genuinely want to help, do it silently. The reason why I decided to film and share on the internet what I do. Because I want to spread awareness. I want my fellow countrymen and the whole world to see that poverty does exist. That economic inequality, societal oppression, repression, exploitation, and social injustices do exist in this time of ours. You guys are aware that I am highly opinionated and a person with loud mouth. Yes, true. But without my sentiments and rants, there's no reason for me to share on the internet what I do. Without my sentiments, rants, news reporting, sharing of knowledge and information, there's no point of filming the help that we give to our fellow countrymen. Nowadays, copycats are popping out like mushrooms. My assumption, they are using the poor to make money. They are using the poor to promote their channels. They are using the poor for their own financial advantages. They are using the poor for their own financial reasons. I mentioned many, many times that charity won't solve poverty. Charity is not the solution to eliminate poverty. To eliminate poverty, we need a societal, economic, and political progressive changes. Progressive changes that will benefit everyone and not just the few. Progressive changes that will also benefit the people at the bottom and not just the few who sit on the top of the paradigm." Unquote. Eh, ikaw nagpatulog dito kay baby mo. Ayan. O, sige. Halika, dali. Meron kami. Ito, may pasalubong kami para sa'yo. Eh, ikaw nagpatulog dito kay baby mo. Ayan. O, sige. Halika, dali. Meron kami. Ito, may pasalubong kami para sa'yo. Ayan, ito, meron kami biniling laruan para sa'yo. Ayan, dahil sabi ni Ate Marian mo, bilang ka daw niya na laruan. Ito naman, gusto mo to, pang Barbie, gusto mo? Hindi, kay Ate Marian mo to. Ayan. Yung request ni Marian kanina, Barbie.
Tapos yung ito naman, isang laruan na to. Para sa ano? Sa... Ah, ito, para sa isang ano, sa kapatid mo, oh, bigay mo. Oh. Oh. Hindi ka naman babae, bakit kinuha mo kaya si Maren? Oh, ito pa, oh. Bigay mo kay ano, ha? Ang pangalan nun, si Burnot. Kasi nakabukid. Ay, bigay mo kaya si Maren mo to, kasi kaya ata Maren mo yan. Ayan, oh. Oh, dalawa din sa'yo, dalawa yan. Ito. Ito pa nga pala. Ito yung mga binili natin, ano, bumili ka ng white, no, para sa dalawang ano, kambal. Ito, kung mga gagawin. Tapos ito, mga diapers. Ito, ayan, mga diaper. Okay, tapos, mga importanteng binili niya para sa dalawang, sa kambal niya, no? Ito, gatas, no? Ang matagalan na, no? Sige, dalawa to. Ito pa isa. Ito. Ayan, dalawa. So, hindi mo muna po problemahin yung, ano, ang gatas ng anak mo, di ba? Okay. So, tapos, ano ba itong mga pinamili mo? Ito. Mga ano? Mga bagoong. Ayan. Bagoong, mantika. Ayan. Asin. Bumili ka rin ng asin. Tapos yung mga ano? Mga pang-seasoning. Binili niya. Ayan. So, kapag-una natin. Ito. Tapos, ito pa. Ayan. Meron kang dalawang tray ng itlog. Ayan. Ibaba muna natin ito. So, open natin ito. O nga pala, Comrade Altea, meron tayo dyan? Sangsakong bigas. So, hindi mo muna po problemahin yung mga ano. Bibilin mo sa pang-araw-araw mo, di ba? Okay, so bali ito naman, no? Ayan. Ito yung mga ano, mga tawag dito, mga bawang sibuyas, no? Na pinabili mo sa palengke. Ayan, meron siya mga sibuyas, saka bawang. Kamatis! Ayan. Ayos to, ha? Mga importante talaga yung mga kinukuha mo. Ayos yan, ha? Oo. Para meron ka ng ano. Ito rin, isa rin sa pinaka-importante, ano? Ano pang binili mo? Vitamins, saka? Sa ubo. Okay. Ito. Mga gamot, ano? Ayan, ito, mga gamot. Saka vitamins. Ayan. So, importante yan, ha? Ayan. Okay. Tapos, ano to? Tawag dito? Ah, ito naman sa nili, o, para sa baby. Okay. Tapos, ito pa! Siyempre, ano paborito ni Mara? Ano yung sinasabi niya, ano? Paborito niya? Ito, ito ba yung pinapangarap mo, Marian, ha? Ngiting-ngiting si Marian, no? Ito yung matagal mo na pinapangarap na pinapabili mo kay mama mo. Ayan, so ito na, oh. Ayan na. Kulay pink, kapareha pa ng damit mo. Ayan, si mama mo pumili niya, ha? Kasi sabi niya, ayun nga, gusto mo nga daw niyan. Ayan, tapos ito naman, para sa'yo. Okay. Tapos, sa asawa mo. Sinelas, okay. Ito, kanino to? Para kay Ivan. Oh, Ivan. Ah, meron na siyang chinelas, ah. Bakit naman Barbie yung hawak mo? Barbie ka ba? Kasi ito kay Burnok, ano? Yung nasa bukid, ano? Okay. Sige. Tapos, bumili rin, namili rin si, ano, atin ang mga sabon. Yan, pang, yan, pang personal hygiene, mga shampoo, sabon pang laba. Ayan. Marami siyang pinamili. Ito pa. Mga pampon. Ayan. Ito. Okay. So, napag-una natin dito. Ayan. Posporo. Kailangan yung posporo. Okay. Posporo. Okay. Sponge. Okay. Ayan. So, meron pang isang box. Ito naman, mga ano, pinamili mo. Para magamit na dito, no? Katulad ng kape, no? Kape. O, may ano pa dito. Food trays. Ayan. Tapos, mga biscuit. O, mare, no? Para sa'yo. Para sa ito, oh. O. Barbie! Barbie ka ba? Tapos, asukal. Ayan. Very good. Mga pangailangan nyo talaga ang mga binili mo. Meron kami candies! mare, no? Ayan, tapos meron din kaming stiko. Okay, ating maray na to.
Kasi siya naman nag-aalaga sa inyo. Tapos ito, may ano nga pala, palaman, ano? Sa margarine, kasi bumili ka ng tinapay. Okay. Oh. Yan. Tapos maraming noodles. Oh, noodles. Oh. Yung mga noodles. Ayan. Maraming noodles. Tapos, may mga ano dito, may mga dilata, may mga kape, gatas, maraming asukal. Ayan, mga asukal pa. Siyempre, meron kami Chucky! Oh, isa sa'yo. Isa rin kay Ate Marian. Oh. Para kay Burnok, meron din. Oh. Okay. Okay, so ito na. Ipapaalam ko sa'yo kung sino ang nagbigay ng pera para makapamili tayo ng ganito. Ang nagbigay nga pala ng pera para makapamili tayo ng ganito, eh si Sir Eric. Nagbigay siya ng $200. Okay? So kung i-convert natin sa ano, sa Philippine money, eh nasa 10,000 pesos. So worth 10,000 pesos kung makapamili natin. Okay? Ayan. Si Sir Eric ang nagpabigay na ito para sa'yo, ha? Ayan. Nagpapasalamat po ako sa ganyan sa amin na pambili ko po ng grocery pati na po yung gatos ng mga anak ko po. Salamat po sa binigay niyo po sa akin. Hindi po dahil sa inyo, wala pa akong pambili ng gatos yung anak ko. Alam mo, masaya si Sir Eric kasi nakita niya na ano, yung lahat ng mga pangangailangan mo eh, nakuha mo yung araw na to. Ha? Saka ito naman talaga, talagang para sa mga anak mo. Okay? So kami rin po, gusto rin po namin magpasalamat kay Sir Eric sa pangalawang beses na tulong na ibinigay niya sa pamilya at pinuntahan natin. Pasasalamat sa ating contributor na nagbigay, no? Na si Sir Eric. Maraming maraming salamat sa iyo talaga, Sir Eric. Okay, ayan. Ayan si Marian, hawak-hawak niya ng ano, laruan niya. Masaya ka ba, Marian? Opo. Ayan. Si Ading. Ano? Ayan yung laruan mo. Oh, pinapabili ni ate mo yan. Bo! Oh, bo! Okay, sige Marian, mauna na kami ha. Tapos na kami. Magpakabait ka ha. Napakabait mong bata. May time muna si Marian ngayon na maglaro. Eh meron kang kalaro, Marian, no? Habang tulog pa yung kapatid mo. Ayan. Ito pa yung isa mo, oh. Laro kayo ni ate, may kalaro ka na. Oh, Marian. Sambal ka lang. Sambal ka lang.
gatas nila. Sir Eric, maraming salamat po sa ginagawa niyo sa amin na mga gamit namin po. Thank you po. Thank you po for Eric. So hindi po kami magsasawang magpasalamat sa inyo ng paulit-ulit sa ating mga resident contributors na sila Lilibet, Alvin, Joey, Stepan, Josie, Charot, Mark, Yale, Tom, Rochelle, Annalisa, Aileen, Kelly, Danette, Melissa, Cindy, and Muhammad. Maraming maraming salamat po muli sa inyo. God bless po. Mark said, quote, "If you are fully aware, but turning a blind eye to social injustices that are happening in our society, then what kind of a citizen are you? If you are fully aware, but ignoring the oppressions and exploitations, then what kind of a person are you? If you are fully aware, but playing deaf about the repressions that your fellow countrymen experience, then what kind of a human are you? To end economic inequality, oppressions, exploitations, repressions, and social injustices. First, we have to be aware. Second, we have to pay attention. And third, we have to do something about it." Unquote. Sa Bali, comrade, ito yung bahay nila. So, pakita ko lang ha. Ganito lang kaliit yung bahay nila, Marian. Ayan. So, ayan. Ganyan lang. Tapos rubber mat lang yung dingding nila tsaka kawayan. So Marian, ito yung lutuan nyo. Dito kayo nagluluto. So uling ang ginagamit. Okay. So Marian, pwede ba tayong pumasok sa loob? Sige, tara. Ayan. Dito pa po natutuloy. Saan? Dito po ako. Ito na. So pagpasok natin dito, ito na yung bahay nyo. Opo. Paano kayo nagkakasya dito, Marian? Ano? Sobrang sikit. Parang ano to? Parang tindahan. Parang dating tindahan. Ayan. Ito na yung gamit nila. Tapos ito yung lagayan nyo lang ng damit, Marian. Okay, tapos wala kayong kuryente. Anong ginagamit nyo dito? Ayun po. Sa ito. Yung gasera. Tapos, banig. Ito lang pinasasapin nyo. Nilalatag nyo to. Sige. Kaya pala ano, umiiyak ka kanina ano. Mahirap talaga ang sitwasyon nyo dito, Marian. Gusto mo bang ano? Gusto mo bang balang araw makalipat kayo sa isang magandang bahay, magandang matutulugan? Opo. Gusto mo yung ganon? Opo. Tapos yung may ilaw, tapos may electric pan. Gusto ko po yan. Gusto mong maranasan yung ganun? Opo. Kawawa naman si Marian. Sige, Marian. So, naawa ako kay Marian, comrade. Sobrang nakakaawa si Marian. Tara, nagpipil niya.
napipil na ni Maren talaga yung ano. Kahirapan nila ng buhay nila. Na ano yun talaga yung kahirapan nila. Pasensya ka na Maren ha, sa mga tanong ko ha. Huwag kang mag-alala, mahalin mo balang araw eh. May isang tao makatulong sa inyo, makalipat kayo ng ibang tinitiran. Mas medyo minhawa yung pamumuhay nyo ha. Sige, sige. Ding, saan ka nagigigamit ng CR? Doon. Doon ba ang samahan? Hindi po ay nagsisiyar. Okay. Saan naman kayo naliligo, Marian? Dito. Ah, dito? Dito. Dito. Tapos dito na rin kayo kumukuha ng ano, ng may inom nyo. Ako po si Rose, 26 years old po. Meron po akong tatlong anak at saka 7 buwan na po itong dinadala ko po. Ikaw po kuya, ano naman po yung pangalan nyo? Tsaka ilang taon ka na po? Ako po si Ramne, 29 years old po. Ano pong trabaho mo kuya? Nabubukid po, tapos nagtatanim ng sibuyas. Minsan wala na po. Ngayon wala na? Paminsan-minsan lang po. Yung? Na trabaho po. Ah, okay. So, ikaw ate, ano yung trabaho mo naman dati? Yung trabaho ko po dati ng dalaga po ako, basurero po ako noon. Kasi po yung auntie ko po mahirap din po, nagbabasurera din po siya. 13 years old po ako bago ako pumunta sa Maynila kasi ang hirap din po ng buhay sa Surigao po. Kaya ganun po, nagbabasurera lang po ako. So bakit asan ba yung mga magulang mo? Kasi yung mga magulang ko rin po, wala rin po sila. Kaya sabi sa akin, punta ka doon sa Manila kasi yung mga auntie mo naman, para matulungan mo sila, matulungan mo din po kami dito. Sabi ng mga magulang ko po, kaya pumunta po ako doon sa Manila. Nagbabasurera po ako. So 13 years old, pinapunta ka na ng magulang mo sa Manila? Opo, kasi mahirap din po ang buhay po namin sa probinsya. Eh, ilan ba kayong magkakapatid? Siyam po kami. Ano naman ang trabaho ng mga magulang mo doon? Mananagat lang po ang papa ko. Yung mama ko po naglalabada po. Ah. So, saan naman kayo nagkakilala ni sir? Doon po kami nagkakilala ni Romnick po sa Maynila. Basurera din po siya. Kasi mahirap din po ang buhay nila sa probinsya. Ah. So, ilan taong ka naman nagka-anak? This 17 years old po ako nagkaanak po. Doon po po nabuo yung anak ko sa Maynila po. Kasi doon po kami nakakilala ni Romy. So bali napadpad kayo dito sa probinsya? Opo, napadpad po kami dito sa probinsya. Kasi dito din sa probinsya po sir, kahit paano may makakain kami na gulay. Minsan po tuyo, ganun. Sa Manila wala talaga? Wala po, kasama nila po kasi lahat binibili. Mahirap kasi sa Manila. Mahirap talaga po ang buhay sa Manila. Kung wala kang pera, wala ka ng pambili, paano na ang buhay namin doon? Kaya pumunta na lang po kami dito sa probinsya. Kahit paano, nakakakain kami ng sitaw, sumasustansyang pagkain. Mga gulay-gulay. Kaya paano makakakuha ka dito? Opo. So, kuya, ilang taon na yung bunso nyo? Dalawa po.
Dalawa. Ikaw, ate, anong pangalan mo? Marian po. Ilan taong ka na? 8 po. 8. Siya, ano pong pangalan niya? Burnok po. Ilan taong na si Burnok? 4. Tapos, ito, 7 buwan na. Opo, sir. So, magiging 4 na yung anak mo. Opo, sir. Tapos ngayon, wala pa kayong trabaho ng mag-asawa. Walang trabaho si sir. Opo, sir. Ito na lang, ate, ha. Payuhan lang namin kayo. Sana pagkatapos nitong nasa tiyan mo isa wag niyo na muna sanang dagdagan kasi lalo pa napakahirap ang buhay ngayon. Kayo na rin ang nagsabi na nahihirapan kayo, di ba? Tapos ang trabaho ni sir hindi naman regular. Alam mo ang pagbubukid talaga hindi naman yan na araw-araw, hindi yan na tuloy-tuloy. Seasonal lang. Oo. Opo, dahil pagkatapos nun, wala na naman, comrade. Talagang hahanap na naman sila ng ibang mapapasukan. Okay. Ito kasi sir, kung matapos ang taniman, kanino naman sila ng sibuyas. Kung wala na naman taniman sila ng sibuyas, wala na naman. Oo, wala na naman kasi... Alam mo, ang nangyayari dyan kasi ate, alam naman namin yan kasi marami rin kami na interview na pagdating ng taniman ng sibuyas, is ina-advance na nila yung sahod nila so wala na silang nakukuha pag nagtatanim sila. So, ang nangyayari is puro utang na lang, di ba? Uutang na lang sila sa tindahan o hanggang sa mabaon na sila sa tindahan. Pag magkakaroon sila ng trabaho, ipambabayad nila, wala na naman silang kakainin. Di ba? Totoo po yung sinasabi niyo, sir. Oo, ganun. Kasi marami talaga kami na-interview na ganyan natin dito sa probinsya talaga. Opo, sir. So, ate, ito ah. Ate, ito ah. Hindi mo ba na ano? Hindi mo ba na mimiss yung mga magulang mo, yung mga kapatid mo? Namimiss po ko sila, sir. Araw-araw na eh. Kasi lang po, wala po kong pera. Lalo po, masarap ng buhay namin. Ito ate, kung sakali man na napapanood ka nila o naririnig ka nila, anong gusto mong sabihin sa mga magulang mo pati sa mga kapatid mo? Miss ko na po yung mga magulang ko sa probinsya, pati na po sa Maynila, yung mga auntie ko po. Miss ko na po yung mga magulang ko sa probinsya, pati na po sa Maynila, yung mga auntie ko po. Sabihin sa mga magulang ko na magpagaling po kayo dyan, ma. Huwag niyo pong pababayaan ang sarili niyo. At saka po, miss na miss ko na rin po kayo. Kahit gustuhin ko po na umuwi ako dyan, ma. Hindi po ako makakuwi dahil wala po kaming din pera. Naiintindihan niyo naman po kami dito sa probinsya, ma. Na wala talaga kami din pera. Kahit gustuhin ko rin po na makayakap kayo. Wala po talaga kaming kapira-pira, ma. Miss na miss ko rin po mga kapatid ko dyan po sa probinsya. Bakit kayo nahihirapan dito, Marian? Ha? Wala kami po pagkain. Ano yung pangarap mo para sa inyo, Marian? Gusto ko maging doktor. Gusto mo maging doktor. Tapos gusto mo rin maano, gusto mo rin magkaroon kayo ng maraming pagkain. Opo. Madalas ganyan, wala kayong makain. Opo. So, ate, ano yung nararamdaman mo kapag narinig mo yung anak mo na nagsasabi na ganyan?
nasasaktan din po ako, sir. Kasi kahit gusto nilang bumili ng pagkain, wala pa akong maibigay. Kasi minsan po wala pong trabaho yung asawa ko. Minsan po, pinapakain ko na lang po sila ng kanin para mabusog na lang po sila. Kahit walang ulam? Kahit walang ulam. Basta may asin, basta may kanin lang po. Maren, anong gusto mo para sa inyo? Anong gusto mo matanggap na regalo? Kahit ano na po diyan. Kahit ano na lang? Opo. Yung para sa inyo? Gaano mo kamahal si mama mo at si papa mo? Ano naman ko po mama ko, papa ko. Hindi ka naman nagagalit sa kanila kapag hindi nila nabibigay yung pangangailangan mo? Hindi po. Kasi naiintindihan mo naman na wala talagang mahanapan ng trabaho si Papa, ano? Oo po. Mabait talaga si Marian, ano? Tsaka ano, matalinong bata si Marian. Tingnan mo sa camera, Marian. Tingnan mo. Okay. Sige, Marian, ha? Huwag ka magkalala, Marian. Malay mo, balang araw eh. Yung pangarap mo na magkaroon kayo ng maraming pagkain, eh, matupad, di ba? Oo po. Mark said, quote, "So who is laughing now? Remember when those Donald Trump supporters were laughing at me? They used to tell me that I'm insane for thinking that Donald Trump would lose the 2020 presidential election. So what now? Didn't I tell you that Donald Trump would lose the 2020 presidential election? People realized that they made a mistake. A mistake for voting Trump for power. They couldn't be blamed though. People were fed up of lies and corruptions of the politicians. People were looking for a change, so that's why they experimented with a businessman instead of a traditional politician. Unfortunately, in reality, Donald Trump was not the leader that the people were hoping for. Donald Trump was the result of President Obama's deception, corruptions, and lies. Democrats or Republicans? What's the difference? Both parties are nothing but corporate puppets. Both parties are corrupt to the core. My fellow Americans, we need leaders who can bring genuine and progressive change. We need leaders like Senator Bernie Sanders and Congresswoman Alexandria Cortez." Unquote. Mark said, quote, "Keep America great? Really? Make America great again? Really? Do you know what makes and keeps America great? It's because of people like I. It's because of immigrants like I. It's because of immigrants like I who contribute greatly to the society and economy. There is United States of America because of immigrants who came from different parts of the world. There would be no United States of America if there were no people like I. Are you confused of what I'm talking about? Please educate yourself. Please study the history of the United States of America." Unquote. Ikaw, sir, narinig mo naman siguro kung anong sinabi ng anak mo, ano? Ngayon, anong paraan naman ang gagawin mo para kahit papano eh mabigyan sila ng magandang buhay? Kuan sir, maghanap ng trabaho, minsan lang kung mayroon extra, may extra ako ko, sir. Pero sa tingin mo ba, sir, maibibigay mo yung magandang buhay sa kanila? Yung matutupad mo ba yung mga pangarap nila sa buhay? Ah, sir, susubukan sir kung kaya, kakayanin. Lalo pa sir, apat yung anak mo. Kailangan mo talaga magdoble kayod. Mag-aapat na. Alam mo ate, kaya
siguro umiyak si Mylan kasi talagang nararamdaman niya o nararanasan niya talaga na hirap talaga. Kupa, sir. Kaya yung bata talaga is napaluha dahil naranasan niya na minsan siguro na nakikita sa amin na hirap din po ang mamagulang. Kaya ganun siya. Minsan siguro sir, na, ma'am, naranasan niya siguro na hindi na kumain, ano? Naranasan na talaga namin yan, sir. Hindi kami kumakain, sir. Pagka tinitiis yun na lang. Opo, sir. Tinitiis mo na hindi kami kumakain, tinitiis na rin ng mga anak ko. Na hindi kami kumain kasi naintindihan naman si ni Mariam, sir, eh. Na walang-wala din kami. Kaya ganun, sir. Tiis-tiis na lang. Sabi ko naman sa akin. Saan kayo pupunta, sir? Kukuha ng talpos ng kamutir, sir. Ano gagawin mo doon? Para ulamin. Okay. Sige, samahan namin kayo. Ang alaga niyo yan, Marian? Anong pangalan na itong isa? Itong brown? Rico po. Ha? Rico po. Rico? Ito naman isa? Shampoo po. Ha? Shampoo. Si Shampoo. So, ano to, sir? Ilog? Ilog, sir. Okay. Ay, nanguulamin niyo, Marian? Opo. Anong luto ang gagawin mo dyan? Inambong na po ni mama ko dito. Ay, ilalaga lang.
Para sa niyan, Marian, bakit nilalagyan niyo ng bato? Kasi siya nahanginan. Ah, so ibig sabihin ito, butas to, ano? Ito po, OLED kasi yan po. Sir. Ah, okay. Parang ito yung pinatatakip niyo para hindi pasukin ng ano? Ng tubig. Po, oo. Yan malaking bato, Marian. Okay, so pinapasok talaga kayo ng tubig dito. Kung ano, sir, malakas ang ulan. Hmm. Okay. Kawawa naman si baby. Oh, sige pa, Marian. Kung halimbawa man na magkaroon ka ng small business na pagkukunan mo sa pang-araw-araw nyo, anong gusto mong maging ano? Maging negosyo. Ang gusto ko po negosyo kang kanan po mga pagkain, banana cue po, minsan po turon, at saka po di ay palabok ganun po. Tapos po para may makuha din po yung mga anak ko na pang-araw-araw nila na hihingi nila sa akin. Okay. So para kahit pa paano may panggastos kayo sa pang-araw-araw nyo. Opo. May pagkukunan kayo. Okay. Opo. So magkano naman expected mong puhunan sa binabalak mong business, small business na yun? 3,000 po ang gusto ko po. 3,000? Opo. So, kaya mo nang paikutin yun, yung ganung puhunan? Kaya ko po. Mapapalago mo na yun? Kaya ko pong paikutin po. Okay. So, ganito, Rose, may 7 months na yung chan mo, meron ka na bang pera para pang-prepare sa panganak mo? Wala pa po akong naipon, sir eh. Kahit piso, wala pa po, sir. Ate, sa tingin mo, magkakasya yan sa inyo, yung kanin na yan? Magkakasya na lang po, kasi wala pong maibili. Ganito kaliit yung space ng bahay nila, Kuya Romel. So, talagang siksikan talaga dito. Ang pinagsasaluhan nila ngayon ay yung kapiranggot na kanin na natira at yung kalbos ng kamote na kinuha nila sa bukid. So, ganito ate, tapusin nyo muna yung pagkain nyo. Aalis muna kami, then babalik din kami, ha? Okay, so itutuloy natin yung interview. Okay? Kuya, ha? Oo. Sige. Kasi umuulan na rin, so bibilisan namin, ha? Opo, sir. Sige mga comrade, alis muna ito.